Mga kapuso, palayo na sa bansa ang bagyong Falcon. Pero sa ilang bahagi ng Luzon, ramdam pa rin ang epekto ng ulan at hanging dala ng bagyo. Gaya po sa Ilocos Norte, kung saan pahirapan ang pagtawid sa ilog dahil po sa nasirang tulay. Kabi-kabila rin ang mga baha at pagguho dahil sa malakas na ulan. Narito ang report. Mula madaling araw hanggang sa pagputok ng liwanag, malakas na hangin at ulan ang naranasan ng mga taga-Bontoc Mountain Province. Yan ay kahit palabasan ng bansa ang bagyong Falcon. At kahapon, habang mas malapit sa Luzon ang bagyo, maulap at hindi gaanong maulan sa Bontoc. Pero sa Tinglayan, Kalinga, bakas ang epekto ng bagyo sa pagguho sa bahagi ng Kalanan Pinukpok Abot Road. Na-clear na ng DPWH Kalinga ang isang bahagi na landslide. Pero isa pang bahagi ang binabantayan dahil posible pa rin ang pagguho ng lupa. Isinara rin muna dahil sa banta ng landslide ang Cannon Road na isa sa pangunahing daan paakyat sa Baguio City. Bukas naman sa mga motorista ang Marcos Highway at Naguilian Road. Nagpaalala rin ang lokal na pamahalaan sa mga nakatira sa mga landslide-prone area sa City of Pines na mag-ingat. Sa Ventar, Ilocos Norte, nasira ng mga pag-uulan ng pansamantalang tulay na dinaraanan doon. Kaya ang ilang mga residente, pati mga tricycle, kinailangang isakay sa mga balsa makatawid lang sa ilog. Baha naman ang dulot sa Balagtas, Bulacan ng pabugsubugsong ulan na sinabayan pa ng high tide. Naperwisyo tuloy ang mga residente, negosyante, pati mga estudyante. Ang iba, kung hindi tinatawid sa bangka para makapasok, binubuhat na ng mga magulang na lumulusong sa baha para maihatid sa paaralan. Panawagan ng mga residente sa lokal na pamahalaan, solusyonan ang palagiang baha sa lugar. Wala pang sagot ang Balagtas LGU. Salima Refran, GMA News.